Hello mga ka-chups! Welcome back sa aking YouTube channel. So this is Vin Correa and welcome to Chups to Go! One TV, One Channel. For today's video mga ka-chups, tuturuan ko kayo how to put an easy subscribe button sa inyong mga YouTube video. Yes mga ka-chups, easy subscribe button. So ibig sabihin madali sundan at hindi kayo mahihirapan sa paggawa or paggamit ito sa inyong mga YouTube videos. So kung dati, nag-e-edit kayo ng inyong mga YouTube videos, gumagawa kayo ng mano-mano, nagma-manual kayo. So itong gagawin natin, itong tutorial natin na to, ay makatutulong sa inyo para mas mapadali at hindi na kayo gumawa ng mga animated subscribe button na papatagal at nakakapagpahasil ng oras. So ito is madali lamang siya ma-apply sa pag-e-edit ninyo ng inyong mga YouTube videos. Anyway mga ka-chups, bago tayo mag-start sa ating YouTube tutorial, wala ba kayo napapansin sa aking OOTD for today? So kung nakapanood kayo ng mga dati kong vlogs, usual niya, papansin nyo ay naka-full na kong damit. Pero ngayon naman this time, is naka-sleeveless tayo. Yes, sleeveless. O yan, medyo may paskin tayo for today. Kasi mainit po yung panahon from tag-ulan, ngayon is uminit. So, syempre, kailangan din natin maging ma-freshen up. Kailangan natin maging fresh po. Anyway, sana wag babother kayo sa aking pananamit for today, sa aking vlog. Pinartneran lang natin sa mga kasukso ating floral background. Anyway, ayan. So, yun. May pa-biceps tayo for today. Ayan ako. Kala mo ito ng totoo. Yeah! Ayan. Sobrang workout lang siya talaga. Papakita ko sa inyo sa mga susunod na vlog ko yung paano ako mag-workout. Anyway, going back tayo sa aking YouTube tutorial for today. So, dun sa how to put an easy subscribe button. So, ano yung mga kailangan natin para sa tutorial na to? Una, kailangan natin ng KineMaster app. So, pangalawa, bukod din sa KineMaster app na yan, so install nyo na yan mga ka-chups sa inyong mga phone para magamit natin sa ating pag-e-edit ng ating video. And then, pangalawa is kailangan natin ng green screen. So, itong green screen naman is madadownload nyo siya sa YouTube. Green, yun, green screen na subscribe button. So, pag sinurge nyo sa YouTube, lalabas dyan at marami na kayong pagpipilian. So, pili lang kayo na inyong gagamitin para sa inyong mga video. Okay? So, pangalawa, hindi marunong magbilang. Anyway, yung pangatlo na tayo. So, sa pangatlo, syempre, kailangan natin ng chroma key. So, yung chroma key, makikita naman natin siya sa KineMaster. Okay? So, wala na tayo ibang kuda-kuda. Huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Simulan na natin mga ka-chups ang ating panibagong kaalaman para sa ating YouTube tutorial for today. So, ready na ba kayo mga ka-chups? Come on! Kung bago lang kayo sa aking YouTube channel, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe. At i-click nyo po yung bell button mga ka-chups para maging updated kayo sa buhay ko. Tsaka maging updated kayo sa mga bagong videos na i-upload natin para sa inyo. So ready na talaga to. Eto na yun, this is it na. Tara, mag-start na tayo ng ating YouTube tutorial for today. Let's go! Ayan, so open tayo ng ating new project mga ka-chups. Then after nyan, pag nag-open na siya, punta tayo sa ating media. So sa media, kukunin natin yung ating sample video clip na lalagyan natin ng easy subscribe button gamit ang green screen. So hanapin natin siya. Ito sample lang ito mga kachupsa. Itong video natin na lalagyan ng green screen. So halimbawa, itong clip na ito. Ayan. Then, check. Okay na siya. Then, play lang natin. Ayan. So, medyo malag siya mga ka-chups. Huwag nyo na lang muna intindihin yan. Yung pag-a-apply ng green screen ang gagawin natin. Lag yung video kasi naka-video recording tayo. Plus, nagpe-play pa yung video. Punta tayo sa layer. Pagpunta natin sa player, media. After sa media, hanapin natin yung ating green screen na na-download natin sa YouTube. So, kunin natin yung green screen na subscribe button. So, nakakompile siya dito sa aking folder. Ayan, sa videos effect. Then, ito yung mga na-download ko na green screen. Then, itong isa, try natin. Ayan. So, ayan siya mga ka-chups. Ang gawin natin, adjust lang natin para makita natin yung word na subscribe kung paano siya papasok. Then, pwede nating liitan. Pwede rin namang malaki. Ayan. So, depende sa atin. Pwede rin natin siya i-adjust sa left part. Sa upper part or pwede sa lower part, pwede sa right side. Yan, depende sa inyo. So kung halimbawa ako dito ilalagay natin sa
left side, lower part, yan. And then, yan, adjust lang natin. So, kapag na-adjust na natin siya, mga ka-chups, ang gawin natin naman, punta tayo sa chroma key. So, ito na yung time na gagamitan natin yung chroma key. Then, enable, open nyo lang yan. Then, makikita nyo itong key color. So, itong key color, mga ka-chups, ito yung mga color na gusto nyong alisin dun sa inyong video na ina-apply ninyo. So, since green naman yung ating chroma key, yung green screen, green yung ating gagamitin. Ayan, may so, ito siya, nakashow po siya. Then, adjust lang natin yung kanyang visibility. Ayan. So, pag na-adjust na natin siya, nakuha natin yung tamang pag-a-adjust sa kanya, yung visible niya, yung visible na yung word na subscribe. Then, ayan. So, okay na. So, yan. Then, pwede natin siya i-play. So, yan. Pansinin nyo lang subscribe button. Yan. Yan siya. Then, nakita nyo, pumasok siya. Then, nawala yung color green. Tapos, ang gagawin natin dyan, ayan, mga ka-chups, nakita nyo. Huwag yung pansinin nyo muna yung video, ha, kasi malag po talaga. Then, ayan. So, itong green screen natin, pwede rin natin lagyan ng in animation. So, pwede rin siya itong fade. Halimbawa, ito, pwedeng pop. Edit yung slide right. Depende sa trip ninyo, mga ka-chups, kung paano nyo siya gusto pumasok. Then, adjust lang natin ulit yung bilis. Ganun yung bagal ng ating green screen subscribe button. Yan. So, yan. Then, pwede rin naman natin itong lagyan ng syempre, out animation. So, yun din. Depende din sa inyo kung ano yung lalagyan nyo na ilalagay nyo na effect nya. Anip nya. Yan. So, yun. Ganun lang siya, mga ka-chups. Then, papakita ko sa inyo bakit ko sa layer siya nilagay at hindi dito sa media. Kasi pag dito nyo sa media nilagay, ganito magiging itsura nya, mga ka-chups. So, halimbawa, kunin natin itong green screen, ito, sa unahan siya napunta kasi wala po siyang layer na pinaglagyan. So, pupunta siya sa unahan ng ating video or pwede sa ulihan sa gitna kung saan nandoon yung malapit yung subscribe button. So, ganun, imbis na nasa loob siya ng ating video clip. So, dapat po talaga nasa layer siya. Yan. So, yan. Ano lang natin siya, pag sa layer, ganyan talaga. Dapat sa layer po siya nakalagay, hindi po sa media lang. Then, undo natin, balik natin dun sa, yan, sa nasa layer siya. Yan, play natin. Ayan, so, yun. Ganyan siya, matchups, dapat nasa layer. Yun yung isa sa mga dapat nyong tandaan. And then, pwede nyo siyang i-adjust. So, kung saan nyo gusto ilagay yung green screen nyo, sa gitna, sa huli, ganun. So, depende rin kung nasan nyo ilalagay yung subscribe button ninyo. Yung green screen na download natin. Yun man yung mahalagay, yung gamit natin yung chroma key and yung green screen na maayos sa ating video. So, ganun lang siya kadali mag-apply ng green screen at chroma key. At yan na nga, mga ka-chups. Ganyan lang kadali maglagay ng easy subscribe button sa pag-i-edit ninyo ng inyong mga YouTube videos. Sana mga ka-chups, may natutunan kayo sa ating YouTube tutorial na to. At kung meron, tulad ng dati, huwag nyo kalilimutan na bigyan ako ng like, syempre. At mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel para naman maging updated kayo sa mga bago pang videos na i-upload ko at mga tutorial para sa inyo. So, ayun lang muna. Mga ka-chups for today and sana nag-enjoy kayo and sana may natutunan kayo sa ating YouTube tutorial na to. Ingat kayo lagi, stay safe and God bless. Bye-bye mga ka-chups!